Boss Man. A few inches later. May ilaw siya, guys. So, kapag magano ka, pag mag-hazard ka, meron na siya dito, built-in na hazard ito, may sign na hazard. So, switch natin hazard. 'Yon, nag-hazard siya. Pati dito sa likod. So, ito pala direct hazard na siya. So, bali ito, pang inmax to na handle switch. Kinabit ko dito sa XRM125 yung ano niya, yung wiring niya sa ilalim. Binago ko to kasi nga, sabi ko, pang inmax to. So, binago ko yung wiring sa ilalim para mag- Hi guys, once again, this is Dong Skian. For today's video, gagawin natin tong motor na to na battery drive. Lahat ng supply ng ilaw niya manggagaling sa battery, pero lagyan natin siya ng relay para pagbatayin mo yung susi, mamamatay din yung supply ng mga ilaw. So parang i-ano natin, guys, i-enhance natin yung power ng mga ilaw. Hindi natin gagamitin yung main harness niya. So mag-wiring tayo ng panibago. Bali, palakasin natin yung supply ng mga ilaw pati na yung busina. At ikakabit ko din tong handle switch. Itong handle switch na to, ito yung sa left side. Ito yung ginagamit ko sa inmax dati, na umiilaw to, guys. Umiilaw pag on mo ng susi. Umiilaw tong mga ano niya, itong mga sign niya, umiilaw to. Bali, yung kabila, kinabit ko temporarily. Ito, naka-temporary siya ng kabit. Bali, ipapinal natin siya, guys. Kaya ganyan yung ano niya, ganyan yung forma niya, hindi pa natanggal yung luma. So ngayon, lalagyan din natin siya ng hazard, tsaka yung control ng mini driving lights. At kung kakayanin pa ng oras, lagyan natin siya ng fixed mode. Umiilaw to na parang parking light yung signal light niya. Baka maabot tayo ng dilim. So, baka sa susunod na. So, guys, bago ako magsimula, sa hindi pa nakapag-subscribe sa aking channel, huwag niyong kalimutan mag-subscribe. At pakihit na din yung notification bell para lagi kayong updated sa lahat ng mga video na i-upload ko. So, guys, simulan na natin. So, guys, baklasin ko muna yung mga cover niya. So, dito din sa kabila. Siya nga pala, guys. Meron akong nilagay dito. Ano ba? Kung kita niya. Meron akong nilagay na bali enhancer ng coil. Ito yung 9 power, guys. Apat yung nilagay ko. Tatlo dito. Isa dito sa may bandang ano. So, ito yung 9 power. Ayan ko lang kung familiar sa inyo kung ano yung gamit nito. So, parang i-enhance lang niya yung kuryente papuntang spark plug, guys. So, guys, nakuha ko na yung mga cover niya. Medyo magulo tong wiring ko dito sa ano, yung stock na wiring dito sa may bandang headlight. So linisin ko yan pagkatapos ng panibagong wiring. So, guys, linisin ko muna o ikabit ko muna yung harness. Saka ko na ipakita sa inyo kung
saan siya itap. So guys, ito yung luma. Tika muna. Ito yung stock ng XRM ko. So papalitan ko ng ito. Ito yung sa Inmax ko dati, yung illuminated. So bali hindi siya plug and play guys, may bubaguhin ako sa manivela. Bali meron to siyang lock ito. So bubutasan ko yung manivela para mag-lock tong handle switch na to. So guys, one eternity later. So guys, ito na yun. May pinagapang akong wire papuntang battery. Ito yun. Ito, patagos yan dito. Bali dito, may splicing akong ginawa para sa corn. So dito ko na, kasi malapit lang. Dito ko na nilagay yung relay. Bali, yung ginamit kong relay is maliit lang. Yung Omron
switcher lang naman yon, so pwede naman tong maliit kasi hindi naman palaging nakabusina. So ito yung ginamit ko, tapos itong main driving lights ko hindi ko na doon tinap sa bandang ano niya, so bali dito ko na nilagay ito yon kasi wala na dito yung ano ko, yung anong tawag nito, CDI ko. Bali nandito na sa U-box yung CDI ko, nilipat ko na, so inaringan ko. So guys, ito yung ano ko, CDI, nilipat ko dito kasi ito yung zero limiter na CDI. Ang ginamit kong CDI nito, yung sa Skygo. May ginawa lang ako dito konti, bali itong sa Skygo is battery drive, so yung stock nito is hindi. Binattery drive ko na lang tong CDI na to kasi nga zero limiter to, hindi katulad ng sa stock na may limiter. So ito yon, so temporary ko munang nilagyan ng ano, ng tape yung ano, yung sa battery supply. Ito yon. So papasensyahan nyo na tong motor ko, walang, hindi man lang nalinis. So ito yung supply. Ito, ingay guys. So ito yung pinaka, ito yung 30 niya. So ito yung nanggagaling sa battery. Ito, itong kulay puti, nakadugtong pula. Ito yung 30 ng relay. So bali itong relay ko, ito Bosch na relay yun. Ito yung 30. Ito yung 87. Dalawang 87 to, kasi wala namang 87A to. Ito yung 87 dalawa. So ito, itong 87 na dalawa. Itong isa, ito, kinabit ko yan dito sa mini driving lights. Yan yung nagsusupply ng mini driving lights, itong isa. Tapos ito yung taas, ito yung control ng ilaw. So dito yon, ito. Pero nilagyan ko ng switch kasi yung handle switch ko ginamit ko sa mini driving lights. So on natin. So ito, yan guys, umilaw. Yan, umilaw. So yan yung una. So pag ito yung high, ito yung ginamit ko. Yan, yan na natin. Una, hindi masyadong kita, basta ganyan lang. So dito sa kabila, yan, yan, high, low, off. So bali ito yung ginamit ko guys, ito yung sa handle switch ko. Ito yon, yung sa Inmax ko dati na pinalitan ko. So ito yung luma. So ito yan, sinabi ko na illuminated. Ito yun, oh, umiilaw yan guys, oh, umiilaw. Di, hindi siya masyadong kita kasi ano, maliwanag pa. So patayin ko, ah, yung susi. Yun, kulay puti lang siya. So pag i-on ko yung susi, i-on ko yung susi, tingnan nyo, ito na lang, ito pinaka klaro to. Yun, kulay blue. Patayin ko, off, on. Yan, umilaw yan, oh. Yan, oh, parang kulay blue, hindi kayo masyadong kita. Yan, oh, itong sa hazard nyo, kulay blue. So mamaya mga pag dilim, pakita ko sa inyo. Basta ito yung ginagamit kong switch. Ito yung low. Tingnan nyo, yan, pakita, yan. So balik tayo guys. So ito off. So first na slide, yung parang ano, park light nya, ginawa kong low. Yan, ginawa kong low yung park light. Tapos yung high, yung on sana ng ilaw, yan yung ginawa kong high. So yun guys. So yun guys. Tapos pag, hindi ko pa nakabit ang isa kabila. So pag magbusina ka guys, iilaw din to kasi nakakabit to sa horn ko.
So bali magsurbato ka, maghohorn ka, iilaw din tong high, yung dilaw. Yon. Yon. Iilaw din siya, guys, kasi nilagyan ko ng supply galing doon sa relay niya. Pinagapang ko papuntang high. Yung sa high niya, nilagyan ko ng diode para magiging one way yung supply para hindi siya bumalik. Kung pailawin mo man yung high, hindi tumunog yung horn. So, parang ganito. Ayan o. Naka high siya pero hindi tumunog yung horn. Kasi pag walang diode, tutunog yan. Pag bukas mo ng mini driving lights, tutunog yan. So, lagyan mo ng diode para magiging one way yung supply. So, katulad yan. Naka high. Kung i-low ko siya, tapos mag-horn. So, gamitin ko yung horn. Yan. Blink din siya ng dilaw. So, yan guys. So, yan pala guys. Kung magpalit ka ng ano, kung gusto mong may ano ka na, may hazard, so ito yan. Papalitan mo tong flasher relay. Papalitan mo tong flasher relay. Ito yon. Yata yung LED na. So, kasi pag hindi mo palitan, mag-hyperblink. So, yon. Kailangan mong palitan. Kung gusto mong mag-hazard yung motor mo, palitan mo tong flasher relay. Tapos, mas maganda guys, mag-LED ka na. LED na yung gagamitin mong signal light. Para medyo ano guys. Tapos ito yung katabi niya. Ito na yung full wave na regulator ko. Sa GY6 yung ginamit ko, 4 pins lang to. Ay, hindi katulad ng iba, 5 pins yung ginamit nila. So pwede naman to sa GY6, 4 pins. Ipagpalit mo lang yung positive at saka negative ng original. So baliktarin mo lang yun, saka mo isalpak dito sa full wave na GY6 regulator. So yun, i-update ko kayo mamaya guys pag madilim na, para matry natin kung ano yung function nya. A few moments later. So guys, ito na yun, inaabot na ako ng gabi. Testing natin yung ano, yung handle switch na illuminated. So ito yun guys, makikita na siya. Tingnan nyo. So, i-off ko. Yan, namamatay. Pati sa kabila. Tapos, i-on natin. Yan, umiilaw siya. So, ito yun. Umiilaw siya, guys. So, kapag mag-ano ka, pag mag-hazard ka, mayroon na siya dito, built-in na hazard. Ito, may sign na hazard. So, switch natin, hazard. Yun, nag-hazard siya. Pati dito sa likod. Yan guys. So, nag-hazard siya. Tingnan natin sa... So, ito pala guys, itong ano ko, bulb ko is LED na. Yung T15 na LED. So, medyo mas maliwanag siya kaysa ibang LED. So, guys, direct hazard na siya. So, bali ito, pang inmax to na handle switch, kinabit ko dito sa XRM125. So, ganun din. Bali, i-copy ko lang yung ano guys, yung stock nito, yung stock ng handle switch ng XRM. Kinopy ko yung ano niya, yung wiring niya sa ilalim. Binago ko to kasi nga, sabi ko, pang inmax to. So, binago ko yung wiring sa ilalim para mag-fit dito sa XRM125. So, ito na yon. So, ganun din. Bali yung starter nya. Gagana din. Tapos itong, sabi ko kanina, ito yung light switch. Naka-off siya. Tapos yung park light nito, ginamit ko sa low ng mini driving lights. Ito guys. Ito yung mini driving lights.
So Lonia, ang Lonia guys, doon ako nilagay sa park light. So ito 'yon. Ito, naka-center siya park light. So pag binuksan ko siya ng yung lights on, balil yung pinaka light, yung ano tawag nito, yung pinaka headlight niya sana. Yan. Yan yung high. Na natin. Yan yung high. Kasi nga yung stock nito guys, yung XRM, at siguro sa lahat na ng motor na lumalabas ngayon, always on na ang headlight. So yung iba, hindi ko na lang ginamit itong switch dito sa itong light switch, ginamit ko siya sa mini driving lights ko, sa auxiliary lights. So pero yung headlight ko guys, nilagyan ko din ng switch dito na. May itinago akong switch dito. Ito yung sa headlight, yan. Tapos ganun din dito. High, low, high, low. So nagamit din siya guys. Tapos yung turn right ka, signal light. Yung left. Tapos yung dito, yung hazard. Yun guys, nagamit ko din siya dito. So may passing lights to siya guys, ito. Yan ah. Sa mini driving lights ko siya nilagay. Kaya niya ating ilaw yung headlight para makita. Ito guys, passing light, yan. Ginawa ko siyang doon ko na lang nilagay yung passing switch sa high ng mini driving lights. Tapos ito din yung horn ko, iilaw din yung high. Ito. Yon. Umiilaw din yung high. Kasi nga, nilagyan ko ng diode. Kuha ka lang ng isang positive line dun sa busina mo. Patakbuhin mo papuntang high. Kung saan mo gusto. Sa headlight ba? Na high? Or kung may auxiliary lights ka o mini driving lights katulad sa akin, depende sa'yo kung saan mo ilagay, sa high mo ba ilagay o sa low. Pero mas mabuti siguro guys sa high, kasi hindi ka naman palaging nagha-high. So para pag mag-overtake ka, mag-signal ka dun sa kasalubong mo, so magbe-blink yung high. So yun guys, napakasimple lang. Kung tingnan nyo lang doon sa una kong mga video, kasi nandoon na yon, may diagram ako doon na nilagyan ko ng mini driving lights. Pag magbusi na ka, iilaw yung high ng mini driving lights. Yun. Tingnan nyo lang sa iba kong video guys. Nasa previous ko na ang mga video. So, yun lang guys. Na kong time paglagay ng dual contact ng signal light na pwede nating gawing park light. So lagyan lang natin siya ng switch. Pwede rin auto off hazard. Magdalawang ano lang, tatlong relay ang gagamitin natin. So baka ihiwalay ko na lang ang vlog na yon. Pwede mong gawing park light yung signal light, tapos mag hazard ka. Kung mag turn left, turn right ka na ng signal light, auto off yung hazard. So pag ma-off mo na yung signal mo, babalik siya sa hazard. Tapos kung i-off mo naman yung hazard, babalik siya doon sa normal na magiging park light siya. Park light siya pag mag-turn signal ka kaliwat kanan, automatic magsisignal yung kabila, magbe-blink din. So ihiwalay ko na lang ang vlog na yon. So abang-abangan niyo guys kung gusto nyong ganun. Siguro guys hanggang dito na lang muna. So bago ko makalimutan, sa hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe guys, at pakiclick na din yung notification bell para updated ka sa lahat ng tutorial o video na gagawin ko. So hanggang dito lang muna guys.
Maraming salamat sa panonood. Bye-bye.